Hi guys, nandito na kami ngayon sa Apuca Resort. Kaka-check-in lang namin at nandito na kami ngayon sa aming glass cabin. So, i-room tour ko muna kayo bago namin magulo yung loob. So, let's go! Ito yung bed, tapos may glass dyan, tapos may pa-fireplace, may sofa, ano pa ba? Ito, may cabinet dito, may dining table, and ito yung washroom, buksan natin. Ah, yun. Kung tinatanong nyo bakit kami nagstay dito for one night, tapos ganun kamahal. Ganun kamahal, hindi ko pa pala sinishare. Ang stay for one glass cabin for one night, starting from 2,500 dirhams kung advance kayo magbubook. Pero kung super late na, siguro abuti na kayo ng around 3,000 to 3,500 dirhams. Then, kaya kami nagstay sa glass cabin kasi in case may aurora, maganda siya, nasa loob lang kayo or pwede kayong lumabas. So, very accessible na, hindi kayo lalamigin. Na katulad sa pag mag-join kayo ng mga tour na katulad na ginawa namin sa Tromso. Dito lalabas na lang kayo, tapos provided na rin nila lahat ng mga thermal suits na pwede nyong gamitin all throughout your stay here sa Apuca. Meron silang pa-welcome gift, which is chocolate. Famous chocolate from Finland. Anyway, kakain na kami ng dinner kasi gutom na kami. May hindi pa pala kami napapakita sa inyo during the room tour. So, itong unang-unang makakakita kami na functional na. Wait lang! Here you go! Bidet! Bukas! Hindi nga bubuksan. Ayaw. Paano? Sabi natin functional, tapos di makikita. So, kailangan mo itong buksan. Ay, totoo ba? Magic. Fake bidet. Labas kami ng cabin. Punta kami sa safari house. Yun yung hirama ng mga thermal suits. Kasi kung maglalaro kami bukas sa snow, kailangan namin ng protection or gear against cold. Itong babaeng to, ayan, feeling social. Magpapatulak sa sled, papunta doon. So let's go. Ah, pwede tulak. Ayan na! Guys! Sarap! Ang dilim! So, nagsusukat kami ngayon ng thermal suits. May house. May activity kami bukas. Tsaka gusto namin mag-ikot-ikot sa loob. Baka hindi namin kayanin yung lamig. So, gagamit kami lang. Mga thermal suits na provided ng hotel. Complete wool socks, boots, and discs. Yeah. Plus guys, normally, hindi naguhubad ng jacket kasi hindi nyo rin kakayanin yung lamig. So, dapat may jacket pa rin sa loob. Ayan! Ayun! Try ko muna ang masala. Yes! Yes, yes. No, we can check. Oh, yes. Today, yes, and your home now. Nilagay namin sa sled yung aming mga hiniram na winter gear. And ito yung door namin kung nakikita nyo nagsusnow sa room number 24 sa labas mismo. Ah, buksan natin. It's snowing. So buksan na natin yung room. Pero kung napapansin nyo, madilim sa paligid. Okay, ang reason bakit madilim is bawal ang light pollution, especially dito sa mga glass igloos kasi madidefeat nun yung purpose ng pag-hunt ng aurora. Ayun, di alam, diba? Kakaiba mga sensi dito sa unit. May pagpapal dito para maalis yung snow, hindi mapunta sa carpet.
So, meron kaming receiving area. Receiving area. Tapos dito may upuan, you can wear your shoes here, remove your shoes. Tapos may fire extinguisher in case of emergency. Tapos eto may sabitan ng jackets, ng scarf, and everything. Eto, ano ba to, Chak? Ah, may free wifi din dito. That's it. Eto na yung nakasulat dito. Oh, laglag yan. Oh, sabi ko sa'yo eh. Mamoy, ikaw magbubuhat lahat ah. Buhatin mo yung lahat. Madam, aalilain niyo lang pala ako dito. Siya nagsabi, siya daw magbubuhat lahat. Oh, ako magpagod na nga din ako eh. Thank you. For the vlog, nagbuhat na ako. Nagbuhat na ako. Oh, hindi ako ganito. Saka nasa mood na ako ngayon kasi kanina. Nawawala yung wallet ko, hindi ko mahanap ka. Saka nawala na yung pera ko. Papahinga muna kami tonight para maraming energy bukas. By the way guys, pag magbubo kayo sa Apuka mismo ng hotel at the same time or later on, pwede kayo mag-book sa kanila through email. Bibigyan nila kayo ng 10% off. Yan. Okay. Good night! Ang saya ng feeling, makakaligo na ako. May CR na may hot shower. Kagabi kasi walang hot shower pala sa train, kaya pala yung isa dyan. Hindi nagsasalita, may pa-surprise daw. So hindi ako naligo. Lamig. Meron na kami pinag-stay na may breakfast included. So, susulitin naman. Although, after nito magsasauna kami. So, good luck na lang sa chan namin na may sasauna. So, merong mga cold cuts, egg, cheese, maraming klaseng bread doon inside, hash brown, sausages, croissant, bacon, may mga desserts, fruits, all kinds of hot drinks, fresh juice, and may Chinese noodles din. Happy yan! Sigurado. Okay lang siya. Then na kami mag-breakfast, punta na kami sa sauna. Good luck! Medyo may twilight na, so nakikita na natin yung paligid ng Apuka. So nandito na kami sa loob ng changing room ng private sauna na binok namin inside Apuka. Ito lang yung natatanging activity namin, by the way, during the check-in time because kailangan masulit namin at least or makapag-ikot sa loob ng hotel or makapag-stay sa loob ng room namin during check-in hours. So the rest ng activities namin is just no mobile and yung lake sauna will be outside the stay namin sa Apuka. Tapos ito yung changing room namin. Pakita ko sa inyo. Tapos meron ditong electric sauna. Ayan, ang init na. Tapos, ang pinili namin na option is yung wooden sauna, yung very traditional Finnish sauna. Meron ding option to add jacuzzi, pero hindi na namin nag-add. Around 40 euros yun kung gusto niyo pang mag-add. Provided na rin nila yung sleepers, yung towel, tsaka may extra water. Pakita ko sa inyo yung labas. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na jacuzzi na pwedeng mag-add ng around 40 euros. Tapos, ito yung wooden sauna na included sa binok namin. Tapos, ang binok namin is between 9 to 10:30 a.m. Buti na lang may twilight na medyo maliwanag na kasi 10:30 a.m. pa yung sunrise. Kung hindi, hindi kami makapag... Alam niyo na, picture for the Instagram. Ayan. So, magpapalit na kami kasi late na. So, bibigyan namin kayo ng typical na suot ng isang Charmaine or isang tao. Hindi ito yung typical kasi malapit lang. So,
Minimum. Oh, so, minimum. Minimum na yan. Meron akong hat, etong neck warmer, plus yung earmuffs, jacket, of course. Isa. Dalawa lang ngayon ang suit ko sa pantaas. Dapat hanggang underwear yan. Ito, pang winter talaga siya. Naghubad sa vlog si sis. One. Thick stocking. Ate ka, may jazz. One. Two. Ilang medyas yan? Dalawa. Thick stockings. One. Kasi malapit lang, parang few meters away lang kung saan na sa room. Kaya ganito lang. Pero pag matagal ako sa labas, mas makapal. Second stockings. Medyo manipisto. Uy! Thermal top. Three. Ganyan ka magdamit? Ngayon ko lang nalaman, ha? Nakita ang ano. Oh, taray, naka-swimsuit. Ready na siya. Kasi ito yung chineras ko. Ang damig-lamig doon. Dumikit sa yelo. Ayan po siya, nag-iigim. Pang sauna yan. Alipin mo ko dito sa... Ang bigat kasi. Thanks. Pakita yung chan ko. Ang taba. Thanks, Yaya. So guys, nasa loob na kami ng sauna. Ngayon pa lang kami magsasauna kasi puro picture kami. Mga 30 minutes kami na sa labas nagpipicture. Sarap. May... Nag-sunrise na, tapos na kami mag-sauna. Actually, yung sauna, it's around 1.5 hours. Mga 30 minutes kami nag-sauna. Tapos, mga 1 hour kami nag-picture. More picture, less sauna. So in short, hindi namin nasulit. But it's fun to try the wooden sauna. Around Apuka Resort. So, nabook ko siya through Apuka website. 10% off kasi nagstay kami dito. It's around 79 euros. Tapos, yun na nga. Kung gusto nyo ng add-on na jacuzzi, you have to spend another 40 euros. Yung 79 yun, dalawa na yun. So, papakita ko sa inyo yung paligid ng Apuka during sunrise. Ito yung reception area nila. Tapos doon lang banda sa likod ko yung sauna. Tapos dito kami nag-breakfast kanina. Ayan. Buffet breakfast. Tapos dito sa hotel, nag-o-offer sila ng mga sled. So kung may mga gamit kayo, pwede nyong hilahin or itulak using the sled. Nasa likod ko na yung mga glass igloos. Ayan, isa sa mga yan, dyan kami nagsistay. Tapos, medyo madilim nga talaga sa gabi. Pero buti na lang, malapit lang yung sa amin. Like, from the reception, mga 4 na glass igloos away lang. Ito si Cha. Oh, busy. Busy siya mag video-video din. Ayan. Ang saya. Sobrang mahal pero sulit. Siguro masulit kung nagkaroon ng aurora kagabi. Hindi lahat ng gusto mo makukuha mo sa isang gabi. So, kung gusto nyo talaga na ma-experience ang aurora sa glass igloo, siguro try nyo ng at least 3 days and mag-check kayo ng aurora forecast. By the way guys, dito sa Apuka, meron silang free application na pwede nyong i-download. Tapos, mag-a-alarm yun in case may aurora sighting. Kahapon or kagabi, while on our way here to Lapland, actually nagkaroon ng aurora dito. Naka-receive ako ng alert. But then again, hindi pa kami nagsistay that night. Ngayon, kagabi lang kami nagstay. So, wala kasi medyo cloudy. But it's fine. Kung napapansin nyo, yung nasa likod ko, actually kagabi yung sa amin, nagkaroon din ng
snow or ice sa glass kasi hindi nakabukas yung heater. So, ayun, medyo malamig. Tsaka nag-ice yung glass namin. Pero kanina binuksan na namin, so nawala na siya in preparation for our pictures. Ayan, pakita ko sa inyo yung sa amin. Here's our glass igloo. Guys, so may nagsundo sa amin. Buti na lang. Kung hindi, maghihila kami ng sled. Good morning. Afternoon.